So, tapos na tayo mag-transplant ngayon. So, mga ka-agri, ganito po tayo, nag-transplant ng ating mga melon. Unang-una, dinurog po namin yung lupa ng durog na durog. Naglagay kami ng complete fertilizer. Pagkatapos po namin maglagay ng triple 14 kada butas, tinabunan po namin siya ng dried chicken manure. Daling ilagay yung seedlings. So, pag nailagay nyo, ayun, diretso tanim na. O yung melon natin, mga ka-agri. So, ang gagawin mo natin dyan, ngayon nakatanim na siya, dapat every morning mo, araw-araw ho, ang dilig tuwing umaga. Tapos kung pwede ho, sa hapon, kung kaya niyo din diligan ng hapon, diligin niyo din ho sa unang, pinang-unang araw niya. Welcome back to my channel po, mga ka-agri. So, for today's video po, itutuloy na natin yung ating planting melon. So, ito po yung part 2 ng ating planting melon, Sweet Harmony F1. So, dito po sa video na to ay ipapakita ko po sa inyo kung paano po yung gagawin nating style ng pagka-transplant dito sa ating Sweet Harmony F1. So, kung naalala nyo po dun sa part 1 ng video natin ay pina-germinate po natin yung buto niya. Then, pinalaki po natin yung ating mga melon. Tapos, habang pinapalaki po natin yung ating mga melon ay pre-prepare naman po natin yung kanyang paglilipatan. Kaya ngayon, no, makapag-start na tayong makapag-transplant ng ating mga melon. So, kanina pong umaga, mga ka-agri, ay diniligan po natin yung paglilipatan niya. So, kaya ho natin siya dinidiligan ay para makondisyon ho yung lupa nung pag-transplantan natin itong ating mga melon para less stress po sa kanya. Saka po yung panahon ngayon ay sobrang init po. Kaya yun, diniligan natin para mas mabuhag-hago yung lupa nung ating paglilipatan. So, ngayon po mga ka-agri ay mga 2:30 na po. So hindi pa tayo pwedeng mag-transplant ng ating mga melon. So sa ngayon po mga ka-agri, i-prepare po muna natin yung ating mga seedlings habang nag-aantay ho tayo ng oras. So ganito ho ako mag-prepare ng seedlings bago i-transplant. Ipapakita ko po sa inyo. So ganito po ako mag-prepare ng mga seedlings bago natin i-transplant, mga ka-agri. So ganyan po ako mag-prepare ng seedlings bago natin siya i-transplant sa pinaang lupa. So ganyan pong pamamaraan, mas less stress po yung ating seedlings. Siyempre, nadidilig mo yung pinangugat niya. Muna, hindi lang basta dilig. Talagang nakalublubo siya sa tubig, so basang-basa. Kaya kahit i-mabaksakan niya ng lupa sa paglilipat po natin ng ating mga seedlings, hindi po masyado mabubugbog yung pinang main roots niya. Sa ganyan ng pamamaraan, mga ka-agri, mas mataas po ang survival rate ng ating trinatransplant. Based po yan sa aking experience.
Tsaka unang-una ho, mas mabilis yung trabaho natin kasi syempre nakatanggal na siya dito sa seedlings. So gagawin natin, pagka tra-transplant natin, kuha na lang ho tayo ng kuha dyan. Kuha, then lipat ho, tanim. So yun, mas mabilis yung trabaho. Mas mabilis yung trabaho, less stress ho sa ating halaman. Tsaka yun, maganda ang magiging survival rate pag ganyan ho yung style ng pagka-transplant natin. Hindi ho kagaya nung, syempre, daladala nyo pa po ito dun sa area natin. Then, bunot kayo ng bunot. Tapos, pag bunot nyo, itatanim nyo. Bunot, tanim. So, yung ugat ho nung ating seedlings, nadidisturb po. Minsan, nag-ano pa yung lupa. Ano ba yung tawag dun? Yun na tatanggal ho yung lupa do sa ugat. So yun no, dun minsan may namamatay ho na seedlings pagka transplant. So yun ho mga kaagri. So wait lang ho tayo ng konting oras, then maya maya ho itra-transplant na natin siya sa lupa. So yun po mga kaagri. Yeah. 3:15 na po. So, yan, naligo po muna tayo. Yeah, isang sekreto para talaga mabuhay yung pagka-transplant nyo dahil naliligo kayo. Kasi ayaw ng halaman ng mabaho yung naglilipat sa kanya. De, joke lang nga. So, ayan, wait lang po tayo ng konting oras pa. So, yan na yung ating seedlings. Yan. Pulniper po natin. So, yun yung first batch. So, yun po. Papakita ko po sa inyo mamaya kung paano po natin siya itra-transplant sa lupa. Hello, mga kaagri. So, tapos na tayo mag-transplant ngayon. Bali, kahapon pa po kami natapos mag-transplant. Bali, inabot po kami ng 2 days. So, dun po sa 2 days na yun, tuwing 3:30 lang kami ng hapon nag-i-start hanggang 6:30 o ng gabi. Kasama na rin ho dun yung sa pagdidilig kasi maganda ho pagka transplant nyo, didiligin nyo siya ng basang-basa para mas mabilis ho makapag-adjust dun sa ating pinaglipatan. So mga kaagri, ganito po tayo nag-transplant ng ating mga melon. So kung naalala nyo po nung bago kami mag-transplant, binasa namin maigi yung paglilipatan para ma-condition no yung lupa. So ito yung pinauna namin ginawa. Unang-una, dinurog po namin yung lupa ng durog na durog. So yan po ay para madaling maka-adjust yung seedlings natin sa ating pagtatamnan. Then pangalawa po ay naglagay kami ng complete fertilizer. So, ang tamang ratio nung lagay ng complete fertilizer natin ay kahit po mga isang takip lang ho nung 1.5. So, ayos na ho yun. Lalagyan nyo kada buta. Then, pagkatapos po namin maglagay ng triple 14 kada butas, tinabunan ho namin siya ng dried chicken manure. So, yung po ay para ano, hindi madiretso yung ugat dun sa pataban nilagay natin na triple 14. So pagkatapos po nung lagay nung chicken manure, tatabunan nyo siya ng lupa, then tsaka nyo siya hahaluin. Paghaluin nyo yung chicken manure tsaka yung lupa. So dapat po yung chicken manure lang tsaka yung lupa yung paghahaluin nyo. So pag nagawa na natin lahat yun, yung mga ilalagay doon sa butas, so ayan no, para mabilis yung trabaho, ayan o, panoodin nyo yung nasa video. So, ganyan ang isang maganda para mas mabilis yung trabaho natin. Isa-isa nyo na hunlagyan yung butas ng mga dapat nating ilagay. Then yan o, makikita nyo yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung pag-prepare ko po dun sa ating seedlings, yan makikita nyo, madaling ilagay yung seedlings. So, pag nailagay nyo, yun, diretso tanim na. So, yun nga, kasi babad na din siya sa tubig, kaya may
extrang water na siyang kasama dun sa kanyang ugat. So, mas mabilis siya maka-adjust. Plus, pagka tanim nyo, dapat yun, didiligin nyo siya ng basang-basa. Para ma-sure ho tayo sa ating tanim. So, yun po mga ka-agree. Ganun po yung ginawa namin na pagta-transplant dito sa aming melon. So, ngayon nung na-transplant na ho siya, yun, papakita ho sa inyo. Baliktarin rin natin yung camera. So, yan na po yung melon natin mga ka-agree. So, ang gagawin ho natin dyan, ngayon nakatanim na siya, dapat every morning ho, araw-araw ho, ang dilig tuwing umaga. Tapos, kung pwede ho, sa hapon, kung kaya niya din diligan ng hapon, diligin niya din ho sa unang, pinang-unang araw niya. Mas maganda yung umaga at hapon po siya din sa first day niya dyan sa pagka-transplant. Then, ang pinang dapat po natin gawin ngayon dito, pilitin natin na maunti lang yung mamatay kasi hindi naman po may iwasan na may mamatay talaga dito sa ating transplant. So mga ka-agree, ang susunod doon natin gagawin dito, after 3 days, mag-a-apply na tayo ng calcium nitrate. So yun po yung pinakaunang abono na i-apply natin sa kanila. Yun po ay para mas tumibayo yung halaman natin, tsaka maganda yun sa root development ho nung ating tanim. So, ano, bali, hindi ho natin na itanim lahat yung melon, yung seedlings na melon natin. So, ano, malaki pa po natira. Na-miscalculate natin yung area. So, yan po. Nasa 400 plus po ito. Bali, meron na ho kaming prepare na paglilipatan ito. So, mabilisan lang namin ginagawa kasi, ano, malilit na tayo masyado sa pagka-transplant nito. So, you know, itatanim na lang ho namin doon. Then, papakita ko sa inyo yung ating pinagtamnan na melon pag natanim na ho. So, yun know, mga ka-agree, hanggang dito na lang po. Hanggang sa susunod po ulit, maraming salamat.